So madami ako natatanggap na tanong kung magkano daw yung first YouTube sweldo ko. Good day Tropa Pips, today's another day, so live, love, and learn. Kung bago ka lang sa channel ko, welcome sa'yo. Ikaw mahihiyang mag-subscribe sa channel ko. Bigyan ko lang kayo ng konting background check kung paano ako nagsahod kahit mababa lang yung mga views ko. Para mabigyan ko kayo ng motivation sa pagbablog, lalo na sa mga small channel na katulad ko. Kung mapapansin nyo guys, ilan pa lang yung mga videos na naka-upload sa channel ko. Pero naka-receive na ako ng first YouTube sweldo ko. Then na-meet ko yung requirements ni YouTube na 1,000 subscribers and 4,000 watch time. At may tinatawag tayong approval. So doon ako natagalan yung approval ng channel ko. Kung di ako nagkakamali, nasa 2 months na ata siya. Hindi kasi ma-monetize yung channel mo kung hindi ka pa na-approvehan. Hindi ko alam! Sobrang kaba ko nun kung ma-approvehan pa ba ako tapos nakawalan na ako ng pag-asa. Nagtataka ako ba't antagal ma-review ng channel ko. And then, yun na nga, na-approve na ako. Ito yung email sa akin ni YouTube. Hindi ko makakalimutan yan kasi isa yan sa best day ever ko. Talagang pinagdadasal ko yan, sinasama ko sa mga prayers ko. Kasi umabot ako sa punto na meron akong 500,000 views kahit na meron lang akong 500 subscribers and hindi pa ako monetized. Siyempre, nakakalungkot na nakakapanghinayang. Kasi pag na-approve ka, dun pala mag-start yung counting ng views mo. Ibig sabihin, kung sino lang yung mga nakapanood ng ads mo, dun pa lang din mag-start yung pag-angat ng revenue mo. So meron akong isang video guys na nag-boom talaga siya. As in, sa mga hindi pa nakakaalam, may isang video lang talaga ako na umabot siya ng 1 million views. So ayun, tumulong sa akin na ma-reach ko yung threshold na tinatawag. Makikita mo yun sa Google Adsense mo. Yung threshold na yun, nasa $100 dapat ang laman ng Google Adsense threshold mo. Bago mo maklaim yung pera or bago mo maklaim yung sweldo mo. Halimbawa, hindi umabot ng $100 this month. Nasa $95 lang siya. Hindi mo siya makiklaim. Papasok na siya sa next month ng threshold mo. Ibig sabihin, kapag nadagdagan ng nadagdagan yung review mo, tapos umabot siya ng more than 100, dun mo pa lang talaga siya makiklaim. Salamat ulit sa mga subscribers ko, sa mga sumusuporta sa akin, at nag-review sa mga vlogs ko. Last year, 2019, dun ko pa lang sineryoso yung pag-vlog. Wala naman kasi talaga sana akong balak mag-vlog, kaso sayang yung channel ko. Nung nakita kong approve na siya sa monetization. Kaya sinubukan kong mag-vlog, so kaka-start ko pa lang ng channel ko. Then, finally, nakakuha na ako ng YouTube sweldo ko. Usapang Google Adsense PIN naman tayo guys. Share ko lang guys. Tada! Finally, dumating na rin yung Google Adsense PIN ko. Pinadala sa akin ngayong araw na to. February 18, 2020. So, pinadala dito sa bahay after 3 requests. Kala ko mali talaga yung address or chinyek ko naman ng maayos. Pero yun, finally. Tapos kanina umaga, search ako ng search sa YouTube kung anong pwedeng gawin dahil naka-3 request na ako. Wala pa din yung Google AdSense PIN ko. So, eto na guys, Google AdSense PIN. Important tips lang guys sa pagre-request ng Google AdSense PIN. Make sure na tama lang yung ilalagay yung name and address para hindi tumagal yung pag-send sa inyo ng letter. Pero depende pa din kasi sa post office nyo kung may papadala nila agad sa address nyo yung letter. Yung sa akin kasi umabot ng more than a month dahil yung first request ko hindi dumating and yung second request ko hindi na naman dumating. Tumatawag pa ako sa post office namin kung may dumating na bang Google AdSense na naka-address sa akin. Tapos ang sabi sa akin, wala. Usually, 2 to 4 weeks ang arrive ng pagre-request ng PIN. Yung pangatlong request ko, dun palang dumating. Akala ko nga wala pang darating kasi yun na yung pinaka-last na makakapag-request ako ng PIN. Other tip guys, meron ka lang ng 4 months, the day you receive your PIN para i-enter sa iyong account. Kapag hindi mo pa na-enter yung PIN, possible na ma-stop yung pag-serving ng ads sa page mo. Kahit na-approve na ako, hindi pa rin tapos yung requirements ni YouTube dahil need ko pang makareceive ng Google AdSense PIN.
para ma-enable yung payments for my account. Ito siya, guys. Tapos ako naman, syempre, tuwang-tuwa. So, magkano nga ba ang sahod ko? Alam mo yung mixed emotion kasi nakikita ko lang to sa revenue ko. Tapos, nung pumunta ako sa Western Union, hindi ko alam kung may makukuha ba talaga ako. So, yung laman ng revenue ko is $114.35. So, nung na-convert na siya into peso is 5,717.5. So, eto siya, guys. Kaya lang nabawasan ko na siya dahil nagamit ko na yung iba. Nung nasa $100 na kasi siya sa revenue ko, na-curious ako kung totoo bang may makukuha akong pera sa pagbablog. Kaya sinubukan kong pumunta sa Western Union at mag-claim ng pera. Tuwang-tuwa ako na parang di ako makapaniwala kasi kumikita na ako sa YouTube. Nung una, hindi ko alam yung mga process nila kung paano magkumuha ng pera sa Western Union. So nanonood ako ng mga tutorial or yung mga vlog din ng iba yung first sahod nila. Sobrang daming process ni YouTube kung alam nyo lang po. Lalo na kapag first time mong kukuha ng sahod, nakakabaliw talaga siya. So yung payout ko is every 21st of the month, magsisend si YouTube sa'yo kapag na-process na nila and then magbibigay sila ng payment receipt na makikita mo sa Google AdSense. And ayun, meron kang 5 days para maklaim yung sahod mo. Kung hindi mo pa din siya nakiklaim within 5 days, papasok na ulit siya sa next month ng revenue mo. So ayun, 5,700 plus siya. Itong perang to, malaking tulong na para sa akin. And sobrang blessed ko kasi dagdag income siya sa akin. Tsaka hindi pa ako ganun katagal sa pagbablog sa YouTube. Itong video to, yung tumulong sa akin talaga. Sa mga nagtataka, bakit 1 million views na pero 5,000 pa lang yung nakuha ko? Ganito kasi guys, hindi ko agad napansin yung video ko na nasa 500,000 views na pala siya. Kaya hindi ko agad nasikaso yung channel ko for monetization. Kaya nakakapanghinayang talaga yung makukuha ko sana kung na-process ko agad yung pag-monetize ng channel ko. Ngayon ko lang na-vlog yung unang sahod ko kasi naging busy ako sa work. Nakuha ko yung sahod ko sa YouTube noong February, then this April 17 pa lang umabot ng 1 million views yung Voltes 5 video ko. So after April 17, ilang araw pa lang, nadagdagan na naman ng views yung Voltes 5 ko ng 19,000 views. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa din yung pagdami ng views niya. So ayun, dun talaga humataw ng pataas yung revenue ko. Kaya rin ako sumahod. Para naman sa mga gusto mag-try ng YouTube channel nila, huwag kang magdalawang isip, mag-try ka agad. Yung Voltes 5 nga namin, katuwaan lang namin nung in-upload namin siya sa YouTube, pero hindi namin expect na aabot siya sa ganung stage. Sa ngayon, hindi pa ako ganun kagaling mag-vlog. Nahihiya pa rin ako sa harap ng camera para akong baliw kausap yung sarili ko. Sobrang nakakailang. And then, nung nakita ko nga ang dumadami yung views, sobrang natutuwa ako kasi walang imposible kung hindi mo itatry, diba? Ikaw yan eh. Pinaghirapan mo yung video, yung pag-i-edit. Nung umpisa mo na yung channel mo, huwag kang susuko, tiwala lang. Bakit mo isipin yung sinasabi ng ibang tao, diba? Kung anong gusto mong gawin, huwag mo ikahiya. Tip ko lang guys, try mo din mag-upload ng mga bagay na makaka-relate sa lahat. Pero kung ano yung tingin mo mas okay para sa'yo, okay din yun. Kasi yung Voltes 5, diba, alam ng lahat yun kaya nakaka-relate sila. So dumami yung views niya and nakatulong talaga sa akin yung views niya. Try mo din yung mga uso, halimbawa yung mga challenge, ganyan. Natutunan ko din yan kakapanood ng mga tips kung paano yung ganito, paano yung ganyan kapag mag-umpisa ka pa lang sa YouTube. So try nyo lang din manood ng mga ganyang tips. Kung may talent ka, try mo ding sumayaw or mag-gitara. Ako kasi wala akong talent eh. Basta kung saan ka magaling at kung saan ka komportable, yan yung best way na ma-advise ko para sa'yo. Kasi diba one day, biglang dumami yung views mo parang ako. So huwag kang mawalan ng pag-asa. So yun lang guys, sana may natutunan kayo or naintindihan kayo sa mga sinabi ko. Kung nagustuhan nyo ang video nito, please like, subscribe, and leave a comment. Share nyo na din sa mga tropa peeps nyo. And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa next video ko. Bye guys, and vlog!